Abril 23, taong 2000 sa oras na alas 6:15 ng gabi, Sipadan Island, Malaysia. Isang pangyayari ang yumanig sa mundo nang salakayin ng mga bandidong kalalakihan na miyembro ng teroristang grupong Abu Sayyaf ang naturang diving resort sa Sipadan Island kung saan target nitong i-hostage ang 21 turista sa naturang resort. Kaagad na nabihag ng bandidong grupo ang 3 German nationals, 2 French, bihag rin ang 2 pang South African nationals, 2 Finns, 1 Lebanese citizen at 2 Pinoy na pawang mga trabahante ng naturang resort. Modus operandi ng mismong bandidong grupo ay ang kidnap for ransom na milyon-milyong dolyares ang halaga. Kaagad na dinala ng mga Abu Sayyaf ang kanilang bihag sa mismong isla ng Hulu, timog bahagi ng Pilipinas, bagay na talagang tinutukan ito hindi lamang sa lokal pati na rin ng mga international news nang dahil na rin sa pagkabihag ng iilang mga banyaga. Ang naturang pagdukot ay talagang humantong sa kalunos-lunos na sinapit ng mga dayuhan. Milyon-milyong dolyares ang naging patong sa ulo ng bawat hostages kung saan pinahihirapan at pinagsamantalan pa ng mismong mga Abu Sayyaf ang iilang kababaihang bihag. Kaya ngayon ay ating alamin at halongkatin ang tunay na kwento at kaganapan sa naturang pangyayari noong 2000 na binansagang The Sipadan Kidnap Crisis. Bago pa man naganap ang nakakatindig balahibong pang-hostage ng grupong Abu Sayyaf sa isla ng Sipadan, Malaysia, talagang marahas na itong naghasiklagim sa mismong lugar ng basilan. Marso 20 taong 2000 sa mismong pamumuno ni Gaddafi Janjalani, inatake nito ang 2 paaralan sa mismong basilan, ang Tumahubong Elementary School at Clarit School sa bayan ng Sumisip. Dito na walang awang binihag ng mga bandidong grupo ang nasa 52 katao kung saan karamihan dito ay mga guro at mismong estudyante ng paaralan. Dito na rin lumabas ang modus ng ASG kung saan kidnap for ransom rin ang hinihingi nitong kapalit sa paglaya ng mga bihag. Ngunit para makipag-usap sa gobyerno, hiling ng mismong grupo na si action star Robin Padilla ang kanilang hinihinging tagapamagitan sa negosasyon. Nagbigay pa ng ultimatum ang grupong Abu Sayyaf na kung sakaling hindi matupad ang kanilang hiling, pupugutan umano nila ng ulo ang mga kalalakihang bihag. Sa mga sumunod na araw, kasunod na rin ang mga nangyaring negosasyon, pinalaya na ng bandidong grupo ang 10 hostages. Abril 2 kasunod na buwan, pinalaya na rin ni Najan Jalani ang 2 batang babae bilang regalo o mano nila kay action star Robin Padilla. Ngunit sa pagsapit ng Abril 19 sa mismong kaarawan ni Noy Pangulong Joseph Estrada, pinadalhan ito ng di o mano'y regalo galing sa Abu Sayyaf. 2 gurong hostage na wala ng buhay kung saan pinugutan pa ito ng mismong mga ulo. Bagay na tila nagpakitang gilas na ang mga Abu Sayyaf sa pamahalaan na siyang mas lalo pang naghahalaan siklagim sa mismong timog bahagi ng Mindanao. Ngunit bago pa man narisolba ang naturang ginawang pang-hostage ng pangkat ni Gaddafi Janjalani, kasunod na araw Abril 23, bandang alas 6 ng gabi si Padan Island, Malaysia, habang nag-aantay ng hapunan ang mga turista sa isang sikat na resort sa naturang isla, nagulantang na lamang ito nang mangyari ang isang pagsalakay na binubuo ng 6 katao lamang na may bit-bit na matataas na kalibre ng baril. Dito na sila kaagad na kinaladkad at pinadapa kung saan isa-isang kinuha ng mga bandidong kalalakihan ang mismong mga alahas at pera ng mga ito. Ngunit sadyang hindi lamang pala pagnanakaw ang naging pakay ng mga bandido kundi isang pang-hostage. Ang naturang pagsalakay ay mismong kagagawan pa rin ng Abu Sayyaf Group na sa pagkakataong ito ay pinamumunuan ni Galib Andang o mas kilalang Commander Robot. Dito na kaagad ipinasakay ng Abu Sayyaf ang 21 mga bihag sa isang speedboat kung saan kaagad itong tumungo sa isla ng Hulu, timog bahagi ng Pilipinas. Modus operandi pa rin ng naturang grupo ay walang iba kundi ang kidnap for ransom na milyon-milyong dolyares ang halaga.
Kaagad ring nakilala ang 21 mga bihag kung saan dalawa dito ay kapwa Pinoy na sina Roland Ula, isang staff ng Borneo Divers Club, at si Lauricia Dablo na isang staff ng mismong resort. Bihag rin ang siyam na Malaysian citizen na kinilalang sina Ken Fong Yen, Kwayo Long at Vincent Kwong na pawang staff rin ng naturang resort. Bihag rin ang isang Malaysian police officer na si Abdul Jawan Bin Sulawat, isang nagngangalang Zun Karnaim Hajim, tatlong Malaysian citizen na nagtatrabaho sa Malaysian Wildlife Department na sina Francis, at dalawang kasama nitong hindi nakilala. Bihag rin ang tatlong Germans, ang mag-asawang sina Werner at Renati Vallert, at ang anak nilang kinilalang si Mark Vallert. Bihag rin ang dalawang French nationals na sina Sonia Wending at Stephanie Loisy. Napasama rin sa bihag ang mag-asawang South African nationals na sina Callie Sturdom at Monique Sturdom. Bihag rin ang dalawang Finns na sina Johannes Sepo Franti at Merko Johannin Resto, at isang Lebanese tourist na kinilalang si Marie-Michelle Muarbes. Mayo ang 1 kasunod na buwan, araw ng yumanig sa mundo kung saan sa kauna-unahang pagkakataon natunghayan sa publiko ang isang video footages kung saan makikita ang nakakapanlumong kalagayan ng mga bihag. Kita sa naturang video footage ang matinding pagbabantay ng Abu Sayyaf sa mga bihag kung saan nasa humigit 500 miyembro nito ang itinalaga ni Commander Robot upang siguraduhin wala ni isang makakaiskapong bihag. Sa mga oras na iyon, kapansin-pansin na rin ang unti-unting pangangayayat ng mga European hostages, nang dahil talagang hindi ito sanay sa mga pagkaing ibinibigay sa kanila, kagaya na lamang ng mismong kanin. Kainin namin para may lasa ang magkain, kahit walang ulam. Dagdag pa ng mga ito kung saan tubig ulan lamang umano ang kanilang iniinom. Ngunit tila hindi pa dito naglalaro ang totoong nararamdaman ng mga bihag. Pansin ang malaking epekto sa pag-iisip at emosyon ng bawat bihag, nang dahil na rin sa kalagayan na kanilang dinaranas. Makikita rin sa mukha nila ang takot, galit at pangamba sa posibleng peligro na kahahantungan nila sa mga susunod na araw. Makikita na rin ang unti-unting paghina ng iilang mga bihag, kung saan pansin na nga ang malalang kondisyon na mayroon ang isang German national na si Renati Wallert na nasa 56 na taong gulang na. Sa pagkakataong ito, $1,000,000 ang hinihinging kapalit ng mga bandidong grupo bawat ulo ng naturang bihag. Sa pagkakataong ito, nasa isang negosasyon na rin ang ilang mga bansa na pinanggalingan ng mismong mga banyagang na bihag. Sa naturang pag-usad ng negosasyon, kasunod na buwan Hunyo 24, napalaya na ang isang Malaysian citizen na si Zulkarnain Hajim na nasa humigit 2 buwan nang nakabihag sa kamay ng mga bandido. Isa si Hajim sa pinili at pinakaunang pinakawalan ng mga Abu Sayyaf, nang dahil umano sa pagiging relihiyoso nito, kung saan isang goodwill gesture ito para sa mga bandido. Ngunit sa pagsapit ng Hulyo 1, sa mismong kasagsagan ng mga negosasyong ginawa, sumausaw ang isang grupo na pinangalan ng Jesus Miracle Crusade na pinamumunuan ni Welde Almeida. Manampalatay katanggapin si Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos. We can wipe out all the rebellion in Mandal, the rebels. We can wipe them out, papalayasan natin ang mga rebelde. Kaya lumalapit sa Diyos na magkapangyarihan. Kaya kayo magtanggap. Umakyat ang mga ito sa mismong kuta ng Abu Sayyaf bilang prayer warriors, na kung saan layunin umano nitong ipagdasal ang mga bihag para sa kanilang mabilis na paglaya. At nang dahil sa pangingialam ng mga ito, imbis na makatulong, mas lalo ba lamang itong dumagdag sa gulo at problema, nang bihagi na rin sila ng mga bandidong Abu Sayyaf. Bagay na mas lumala pa ang sitwasyon nang ma-stroke ang kanilang mismong leader na si Welde Almeida ilang araw lamang matapos ang pagkabihag. At nang dahil nga hindi lamang lokal at national media group ang gumagawa ng coverage sa naturang crisis, kundi pati na rin ang mga banyagang mamamahayag, kinabukasan, nadagdagan na naman ang bihag ng Abu Sayyaf nang ma-hostage ang isang 48 taong gulang na German reporter na si Andreas Lawrence, na correspondent sa magazine na Der Spiegel, na isa sa pinakaunang dayuhang journalist na nagsagawa ng coverage sa naturang hostage crisis. At sa paglipas ng humigit isang linggo, Hulyo 9, nadagdagan muli ang bihag ng mga bandido nang ma-hostage nito ang 3 pang French journalist. Kasunod na araw, Hulyo 14 ng parehong taon,
taon, muling nagpakawala ng bihag ang grupong Abu Sayyaf. Sa pagkakataong ito, pinalaya na nila ang naturang Malaysian police officer na si Abdul Juan bin Sulawat. Tatlong araw ang lumipas, Hulyo 17, pinakawala na rin nila ang nanghihinang German national na si Renate Wallert na eksaktong 85 araw ng bihag ng Abu Sayyaf. Sa mismong araw ng kanyang paglaya ay mismong wedding anniversary nila ng kanyang asawa na sa mga panahong iyon ay naiwan pa ring hostage kasama ang kanilang anak. Kasunod ng naturang paglaya ay mas tumuloy-tuloy na rin ang pagpapakawala ng mga bandido sa iilan pang mga bihag. Hulyo 21, pinakawala na rin nila ang tatlo pang Malaysian nationals. Kasunod pang araw, Hulyo 27, nang pinakawala na rin ang German journalist na si Andreas Lorenz. Kasunod na buwan, Agosto 16, pinalaya na din ng mga bandido ang Pinay hostage na si Lauricia Dablo. Agosto 27 at 28, pinakawalan ng mga bandido ang anim pang bihag. Ito ay ang mag-asawang South African nationals na sina Monique at Callis Terdome. Pinakawalan na rin ang asawa ni Renate Wallert na si Werner Wallert, Lebanese national na si Michelle Muarbes at French national na si Sonia Wending at ang mismong French journalist na binihag rin ng mga Abu Sayyaf. Kalaunay, nakalaya na rin ang anak ng mag-asawang Wallert na si Mark Wallert, French national na si Loisy Stephanie at ang dalawang Finns national na sina Seppo Franti at Merko Jahanin Resto. Saad pa ng iilang mga kababaihang na hostage na ang karanasang ito ay siyang isa sa pinakamadilim na punto ng kanilang buhay. Isiniwalat nila ang nakakatindig balahibong pananamantala ng mismong leader ng Abu Sayyaf na si Commander Robot sa mga kababaihang na bihag. Ang naturang paglaya ng mga bihag ay siyang naging kapalit ng milyon-milyong dolyares na halaga. Ngunit sa pag-aakalang dito na magtatapos ang karahasang ito, tila mas lalo lamang lumaki ang ulo ng mga bandido kung saan isang linggo lamang ang lumipas, muli na naman itong gumawa ng pang-hostage. Sa pagkakataong ito, binihag na naman nila ang mga turista sa isang diving resort sa Pandanan Island malapit sa Borneo. Sa pagkakataong ito ay tila naging taktika na ng grupong Abu Sayyaf ang pangbibihag ng mga dayuhan upang nang sa muli ay makakuha na naman ng bagong limpak na salapi sa pamahalaan bilang ransom money. Ngunit sa pagkakataong ito, talagang mas lalong uminit ulo ang nooy Pangulong Estrada at nagdeklara ng isang all-out war laban sa grupong Abu Sayyaf. September 16, palihim ng kinubkob ng mga piling militar at kapulisan ng pamahalaan ang mismong kuta ng Abu Sayyaf. Mahigpit ang ginawang pagbabantay sa lugar kung saan kahit media ay hindi pinapasok. Ilang araw itong tinadad ng bala, mortars at mga fighter jets. At ilang araw lamang din ang lumipas, tuluyan ang nabawi ang natitirang bihag ng mga French journalist. At kalaunay na rescue na rin ng militar ang naturang pangkat ng mga nabihag na prayer warriors kasama ang kanilang leader na si Almeida na sa pagkakataong ito nakasakay na lamang sa isang wheelchair matapos itong ma-stroke ng mabihag sa loob ng 3 at kalahating buwan sa kamay ng mga bandidong Abu Sayyaf. Hanggang kalaunay, nagtuloy-tuloy na rin ang pag-rescue pa sa mga ilang nabihag. Ngunit ang kahuli-hulihang bihag sa Sipadan Island ay napalaya na lamang taong 2003 at ito ay ang Pinoy na si Roland Ula na naging bihag ng Abu Sayyaf sa loob ng humigit 3 taon bago pa man ito tuluyang nakabalik sa kanyang mismong pamilya.